Hello, hello! Good evening mga kaibigan! Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Siyempre, pag-uusapan po natin ngayon, lalo na August po ngayon, sight-saving month, ang tungkol sa ating mga mata. At ang tiga-salba ng ating mga mata, walang iba, kundi si Dr. Noel Husay Laksamana. Hi, Doc! Good evening! Isang magandang-magandang gabi sa iyo, Madam Maru, at sa lahat ng ating mga kaibigan na nakatune in ngayon dito sa DWIZ, sa Radyo Klinika. Samahan niyo po kami ni Ma'am Maru sa isang oras na kwentuhan tungkol sa kalusugan ng ating mga mata. Oh, ngayong medyo makulimlim at umuulang gabi. Kaya nga, oo. Anyway, Doc, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga nagiging problema ng napakarami mga tao, siguro dahil sa lockdown ito. Yung napapakain, tapos namamaga ang mga mata, lalo na kung may diabetes, di ba? Yeah. Ang isang nice kong pag-usapan natin ngayon, tinatawag natin macular edema in diabetic retinopathy, in diabetes. Alam mo ba na kapag ang isang pasyente ay may diabetes? Oo. Yung mga maliit na blood vessels ay nagiging abnormal ang estado ng internal lining niya. Mm-mm. At madaling magkaka maliit na blood vessels ng tao ay makikita mo sa retina. Doon. So the finest blood vessels are in the retina of the eye. Ang retina, yun yung pinaka innermost lining ng mata, yung pinaka kaloob-looban. At ito, papakita ko yung mga larawan ng retina ng tao. Ito, loob ng mata to, ano? Mm-mm. Yung retina, yung pinaka-film. Yung pinaka-film sa loob ng mata. Ito yung larawan niya. Ito yung opinion. Ito yung maliliit na blood vessels. Sa tunay na buhay, yung mga blood vessels yan, maliit pa sa hibla ng buhok. So, at kapag ang tao yung nagka-diabetes, yung mga maliliit na blood vessels na yan, nagiging leaky. Mm-mm. Madaling mag-leak. O, at minsan, nagbabara yan. At pag nagbara, mawawala ng oxygen yung sinusuplayan na parte ng retina. Kasi nagbara, yan o. Para nag-traffic jam yung flow ng dugo. Pag nag-traffic jam yan, madaling mag-break yung blood vessel na yan at minsan dumudugo. Nagiging parang ganito. Ito, may larawan ako ng mga nagkadugo sa loob ng retina. Ayan, mga dugo yan. Ang tag dyan, hemorrhages yan. Wow. Dahil pumutok yung mga blood vessels. Mm-mm. Oo. So, at kapag yan ay exposed sa chronic shortage ng oxygen, ang retina ay mag-attempt gumawa ng new blood vessels. Oo. At yun ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng proliferative diabetic retinopathy. Kagaya nito, yan. Ito, larawan to ng isang taong nagkaroon ng proliferative diabetic retinopathy. Yung mga puti-puti na yan ay mga membranes na yan dahil sa new vessels na tumubo. Ito, dapat matanggal pa, maoperahan pa. Pero, so, ang isa pang isa common na nakikita natin ngayon, lately, yung tinatawag ng pagkakaroon ng pamamaga ng macula, yun ang gusto kong i-tackle today, yung macular degeneration. Mm-mm. Ito, ayun yung picture ng buong macula. Buong retina. Malaki. Yan, ha? Kapita ko, ano? So ito yung picture ng buong retina. Yung retina, yung central, central part. Itong part na ito, umamagayan. So pag namagayan, pag in-slice mo yun ng side view, umaangat siya. Pag umangat, ito yung retina kunyari. In-slice yung center nun. Yung center, ano? In-slice, nakaangat yung party na yan. Ito yung sa kanan, ito yung sa kaliwa. Nakaangat yung party na yun, umangat. So ang tawag namin dyan, macular edema. Namamaga. Ayan, okay, nakaumbok na ganun yung gitna. Ayan. Ito yung pinaka-gitna nun. Oo. So yung pasyente, pag umumbok yan? Umumbok. Imbis na flat na nakaganon, nakaumbok na ganun. Yes, oo. So pag umumbok, malabo yung makita ng pasyente. Nakikita ng pasyente. So ngayon, dapat mahuli ng maaga yan. Early identification, early treatment. Paano namin tinitreat yan? Oo. Nowadays, meron kaming tinatawag na intraocular injection ng anti-inflammatory agent sa loob ng mata. Oo. We call it Ozurdex. Actually, dexamethasone injection yung isang ulo ng steroid. Ah, para steroid. Oo. Oo. Pero yung steroid na yun ay pang mata talaga. Mm-hmm. Pang loob ng mata. Ini-inject sa loob ng mata? Hindi ba masakit yun, Doc? Hindi. Mm-hmm. Hindi.
i-inject natin sa loob ng eyes yun. Mm-mm. At parang pellet yun na nakalagay sa loob doon. At in a few weeks, yung namamaga ng ganito, mm-mm, ay mababa. Ito, same patient ha, namamaga ng ganon, magsasubside. In a few weeks, pag namamaga, ito ha, oo, nakaangat. Oo. Yan, nakaangat yan. Yes. In a few weeks, magsasubside yung pamamaga at magiging flat uli. Oo. Ayun, oo. Oo. Magiging flat. Ito, dalawang mata, namaga. 39 years old pa lang siya. Wow. Bakit? Diabetic ba? Diabetes. Oo. Diabetic siya, oo. Mm-mm. Isa siyang guro. Isa siyang teacher. Oo. Hindi siya makagawa ng lesson plan. Hindi makapag-aral. Hindi makapag-computer. Oo. So, kinurukan natin nung gamot. At the moment, ang pangalan ng available na gamot is Ozurdex. Oo. Kinurukan dyan. At yan, nag-improve siya. Naka-recover siya. Now, nakakita na siya ng malinaw. Early, yes. Oo. If you catch it early, you will be able to save and regain vision again. Oo. But if it's chronic, matagalan, and then the visual prognosis will be poor. Oo. Tapos pag na-injection na Doc, hindi na mauulit pa. It can happen again. Yeah, dapat makontrol pa rin yung sugar. Oo. Hindi lang sugar, pati yung blood pressure para yeah. You should really, really have a good control sa diabetes. Mahirap pa lang talaga, no? Now, kung nagkakaroon ng tinatawag na pre-proliferative changes, mm-mm, we also recommend na i-laser din yung mata. Mm-mm. So, yung tinatawag na pan-retinal photocoagulation. Mm-mm. I-laser na po natin yun. Mm-mm. Because if we don't, complications like this can happen. Ito, mm-hmm, proliferative diabetic retinopathy na yan. Mm-hmm. O, diba? Tapos ito, isang may diabetes din at napuno na ng dugo. Mm-hmm. O, mayroon ng subretinal hemorrhages, yes, and vitreous hemorrhages because of the blood vessels that are popping out because of the damage that are occurring in the blood vessels. Mm-hmm. So, yun. Okay. So, hindi pala yan one-time injection, okay na. Mare-resolve na yung problema dyan sa pamamaga. Usually, one-time injection, makokontrol. But after that, tuloy pa rin ang management ng inyong... So, habang hindi na ko-control yung diabetes, yung sugar niya, kunyari, akala niya, mm-hmm, okay na, na-injection na ako. Siguro, hindi pala dapat na makumpante tayo, no? So, dapat yung sugar, kinokontrol talaga para mawala yung pamamaga at hindi na mauulit. Yeah. Kung paulit-ulit yung pamamaga, Doc, ano nangyayari? Pwede bang mabulag yung pasyente? It's not good. Oo. Pwede mawala yung vision. Remember, diabetes is the number one cause of irreversible blindness, mm-mm, sa mga pasyente nakikita ko. Mm-mm. At yung mga glaucoma, uveitis, pumapangalwa, pumapangatlo lang yung mga yan. Oo, okay. Mm-hmm. Oo. Kanya, I always recommend, the moment you are diagnosed as a case of diabetes, have your eyes examined by your doctor. Mm-mm. Especially if your vision is still very, very clear. Mm-mm. At ngayon, pagka nagkakaroon kayong katarata, huwag niyo intayin nagbulag na kayo bago pa tanggalin. Oo. If it's there, you are diabetic, have it treated as early as possible. Mm-mm. Pagka nagkakaroon ng pre-proliferative diabetic retinopathy, sinabi ng doktor niyo, kailangan undergo ng pan-retinal photocoagulation. Mm-mm. Do not wait for next year. Do not wait for next week or next month. Have Mm-mm. it done as soon as possible. Oo. Pero Doc, yun lang bang diabetes ang pwedeng magsanhi ng macular edema? O may iba pang dahilan? Meron din iba mga dahilan. Oo. Maaaring isanhi ng macular edema like trauma. Mm-hmm. Pwede yan. Ha? Sun exposure. Anything that can compromise the flow of blood within the blood vessels. Pwede mag-cause ng pamamaga ng mata. Pwedeng viral infection. Pwede. Mm-hmm. And maraming causes. But itong sa diabetes is one of the more common causes. How about high blood? Kung meron silang hypertension, nakakapagpamaga rin ba ng macula yan? Yeah, maaari. Ah, kasi okay. meron kami tinatawag na branch retinal vein occlusion or central retinal vein occlusion, and sometimes it is associated with pamamaga ng retina. And mind mm-hmm. you, yung central retinal vein occlusion can also cause severe loss of vision. Oo. Pero yung pamamaga ng retina, ano kaugnayan niya doon sa diabetic retinopathy? Magka-mag-anak ba sila, Doc? It's part of diabetic retinopathy. Ah, kasi okay. ang
ang pinaka ano pa rin eh, ang pinaka punot dulo ng patho physiology niya is yung dysfunction of the small blood vessels because of the effect of elevated blood sugar. So it's part and parcel of diabetic retinopathy. Okay. Eh, sabi naman ng iba, pag daw na-operahan, kunyari na katarata o ano pa mang operasyon sa mata, nagkakaroon din ng pamamaga yung retina. Totoo ba yun, Doc? It's possible. Kasi ang yung tinatawag yung surgical manipulation, siyempre, pwede mamaga. Magkaroon ng macular edema after surgery. Pero sandali lang yun. Usually, passing sandali lang yun. Hindi katulad ng sa diabetes, talagang matagal at hindi makokontrol, hindi bababa yung pamamaga hanggat hindi nakokontrol yung sugar. Yeah, plus, of course, yung nilalagyan ng gamot. May pamatak. Pamatak at saka yung tinuturok. Yeah. Okay. Pero pwede bang maiwasan na wag nang dumating doon sa tuturukan para maalis yung pamamaga, Doc? Para maiwasan yung pamamaga at yung pagkakaroon pagkasira ng mata ng diabetes, yun ang lagi ko sinasabi. It is best to prevent rather than treat or cure. Ano? Ano? Paano? Ang paraan dyan ay habang malino pa ang inyong mata at kayo ay na-discover ninyo na may diabetes kayo, magpa-check up kayo kagad sa inyong doktor. Hindi may request sa battery of test. Maaaring magpa-fluorescein angiogram. Matingnan niyo yung status ng mga blood vessels niyo at sasabihin niya, sir, madam, meron na pong effect yung diabetes sa mata ninyo at ang suggestion ay mag-undergo ng pan-retinal photocoagulation. Maaaring bigyan kayo ng mga reseta ng mga gamot to augment the circulation of the blood in the retina. At ayun, kung kuan, maiiwasan naman. Yung pan-retinal photocoagulation, if done at the right time, can prevent this from happening. Yung palang pag sasaksak, Doc, no? Dun sa puti pala ng mata, isasaksak yung injection. Oh yes, sa sclera. Pagkatapos, mga ilang injection yun, Doc? Kadalasan sa mga experience naman namin ay majority nagre-respond one injection lang. Tapos kailangan ba parehong mata? Parehong eyes ang injection? Yun ang affected. Face to case. Ngayon, merong ding ibang injection sa mata na itinuturok kasi baka ma-confuse yung ating mga pasyente na diabetic na nakikinig ngayon. Meron din kaming mga tinatawag na anti-VEGF. Anti-VEGF. Iba yun. Yun naman, para sa mga hindi, para sa mga nagkaroon ng hemorrhagesyon, para ma-prevent yung production ng new blood vessels sa loob ng retina, sa subretinal area. So tinuturok 'yun. Oo. Doon din tinuturok sa sclera ng part ng mata, yung sinasabi mong puti ng mata. Ah, yes. Okay. Ito pa, ibang gamot 'yun, ha? Iba 'yun. Anti-VEGF 'yun. Oo. Yung anti-VEGF para sa anong uri nga ng karamdaman, Doc, sa mata? Usually sa diabetic din at saka yung mga nagkakaroon ng age-related macular degeneration na nagkakaroon ng new vessel formation, neovascularization, in order to prevent yung neovascularization na tumubo. Yun ang gamit nun. Lahat ba ng tumatanda pwede magkaroon ng macular edema, Doc? Yung age-related macular degeneration? Yung age-related macular degeneration, maaari kung ano, mas prone ng matatanda kaysa sa mga bata. Pero hindi naman lahat ng porke tumanda ka, magkakaroon ng ganung problema. Ang dami nakikita, edad 90 plus na, ang gaganda pa ng retina nila. Oo, nakakaingit. It may have something to do with genetics, lahi, saka yung lifestyle. Kung ikaw ay smoker, you are prone to develop that. If you are always exposed sa init ng araw, you are prone to develop that. If you have relatives in the past, mga lolo, mga lola na nagkaroon, maaaring mamana rin yung tendency to have it. So, multifactorial siya. Baka may tanong po kayo kay Dr. Noel Laksama na pwede po kayo mag-text ngayon, no? At babasahin po ni Doc ang inyong mga tanong at sasagutin naman. Doc, saan nga sila pwede mag-text? Pwede kayo mag-text sa 0920-909-9937 at pwede rin po kayo mag-text sa Messenger, ano?
Noel Laksama na yung profile picture namin, yung merong kasamang madre po. Magkahawak kamay. Oo. Kay Dr. Noel. Oo. Okay. So, Doc, ito, actually, merong nagtanong last week eh. At mukhang may kinalaman sa age-related macular degeneration. Kasi nakakakita na raw siya ng mga linya. Yung pagkunyari daw, dati raw kasi nakaka-drive siya, 65 years old, dati raw nakaka-drive siya ng maayos, pero ngayon, may nakikita raw siyang parang mga vertical lines doon sa kanyang paningin. May kinalaman ba dyan yung sinasabi mo, Doc, na age-related macular edema? Well, it's possible, ano? Oo. But isa sa mga unang test na ginagawa dyan kapag ano, yung subjective test na tinatawag, ay kapag ikaw ay tumitingin sa guhit, kunyari, yung tile sa banyo, napansin mo yung every time titingin ka sa tile sa banyo, parang diretso, tas liliko sa gitna, tas lumiliko. Merong distortion yung mga lines. Nagbe-bend. Kunyari, mapatingin ka, dati, yung kilala mong girl eh, parang diretsong-diretsong katangin. Bigla nagkurba na. Nagkakang bend yung... Iba na yun. Okay, yan. Baka lasing ka na. maganda ma-check yung eyes pagka gano'n. Okay. Para malaman din kung para malaman kung nagkakaroon macular degeneration. Mm-hmm. Now, it's a very common condition na before we hardly talk about macular degeneration. Yes, eh. Yes. So ngayon, we always tell people avoid smoking. Mm-mm. Avoid too much sun exposure. When you're going out, if you can wear dark shades, you may UV protector, the better. Kung ikaw ay isang welder, make sure nag-welding ka, gumagamit ka ng proper eye protector. Yung black light na black glass na tinatawag para yung ultraviolet light hindi sunugin yung iyong macular lens. Kung masira. Oo. Okay. Kapag ba ikaw ay dati nang malabo ang mata, merong grado, ikaw ba ay prone din dito sa pamamaga ng mata? O wala namang kinalaman niyang grado-grado na yan, Doc? Case to case. Pero usually, yung grado is another condition, kumbaga. Oo. It has something to do with the thickness of the cornea, the curvature of the cornea, the curvature of the lens, at saka yung relative configuration ng anatomy ng iyong mata. So it's a different story. Okay. Yung macula, we're talking about the integrity of the tissues of the retina. Oo. Okay. Ito raw, nagkaroon daw siya ng infection dati, Doc. Ngayon, oo, nagkaroon ng infection. Ngayon, parang ang feeling daw niya nanlalabo na yung kanyang mata. May kinalaman ba ito sa pamamaga ng retina? Hindi niya sinabi kung ano yung infection niya, Doc. Oo. Maring infection. Kunyari, nagkaroon ka ng sore eyes. Oo. Doc, namula yung mata ko, tapos ngayon, ang labo na nakikita ko, tapos sisilipin ko sa slit lamp. Anong history mo? Ikaw ba nagtatanim ng palay o nagtatrabaho sa may putik? Mm-hmm. Or ano, nalagyan ba ng tubig na may putik yan? Opo. Yan. Makita mo yung cornea, mayroon mga rings na ganyan, pabilog-bilog sa itim ng mata. Oo. Usually, paddy keratitis yun. Talaga? So, cornea naman yun. So, it's another condition. Yung infection sa mata, pag naapektuhan yung cornea na binadaluyan or binadaanan ng light towards the... anything that can affect the clarity of the cornea, maaaring mag-cause na pagnalabo ng mata. Mm-hmm. And of course, other infections sa loob. Kung nasa loob yung mata, yung infection, malakas makasira ng... structures ng mata at maaaring masira talaga yung paningin. Mm-hmm. Ano pa ang mga simptomas, Doc, na ikaw ay mayroong macular edema? Ano ba ang mga simptomas? Yung isang nabanggit ko, pagtitingin ka sa mga guhit, lumiliko. Oo. Hindi. Tapos yung central vision mo, lumalabo. Mm-hmm. Parang donut ang tingin. Yung gitna, no, lumalabo, yung mas maliwanag yung... Talaga? Gilid. Parang ganun ang symptoms. So, pag may pagbabagong ganun, usually may nangyayari na sa loob. Kanya, kung ikaw ay diabetic, bago pa mangyari mga pagbabagong yan, i-address mo na. Have your eyes examined. Okay. Sabi mo nga, Doc, mukhang medyo naparami yung mga nakita mo ngayong week na ito na mga pasyente, no? Ano ito? Puro mga diabetics ba ito mga to, Doc? Oo. Mm-mm. Yeah, this week marami kaming nakitang
cases na ganyan, nagkakaroon ng diabetic retinal hemorrhage, macular edema, at saka kung ano-ano pa na related sa diabetes. And of course, nandiyan palagi yung ano, yung mga cataract na sa diabetes. At malakana ka, nagkakaroon kami mga secondary neovascular glaucoma na nakikita. So again, sequela yun yung side effect pa rin ng pagkakaroon ng diabetes sa mata. Mm-hmm. So we try to address this. Alam mo, yes, diabetes per se is not deadly. It is the complications that ruins the human body. And all these complications happen because of the destruction of the small blood vessels. Mm-hmm. Be it in the eye, be it in the heart, be it in the kidneys, you know, be it in the feet. Yung maliliit na blood vessels, pag nasira, magbabara yan at masisira yung dali ng dugo. Pag nasira yung dali ng dugo, nawawala ng oxygen, nawawala ng sustansya, nawawala ng ayuda yung parte na yun. Mm-hmm. Mabubulok yun, mamatay. Diba? Mm-hmm. Ayun. Kanya... Pati pala yung kailangan ng ayuda, no? Yung ating mga maliliit na blood vessels. Oxygen at saka pagka, palagi. Okay, pero hindi ba may connection din ang cholesterol? Kung masyadong mataas ang cholesterol ng isang tao, pwedeng maging dahilan din na pagbabara nitong mga daanan ng dugo na pwedeng maging dahilan ng macular edema rin, Doc? Definitely. Definitely. Oo. It can aggravate or it can be a significant contributory factor. Tawagin namin dyan mga comorbidities. No? Mataas yung blood pressure, mataas ang cholesterol, combine na. Tapos, biglang mahawa pa ng COVID. Wala. Nang mahirap po. Okay. Marami pwede mangyari. Okay. Doc, ito. Yes, Doc. Kanya lagi natin sinasabi. Nung isang araw nga, nanonood ako doon sa mga post ni Attorney Larry Gadon. Ano gagawin mo sa face mask kung ikaw naman nagsisigarilyo yung dalawang kaahang sigarilyo isang araw? Kaya hindi ka kumakain ng ayos, hindi ka natutulog, hindi ka nagbabitamins. Hihina ang katawan mo kahit nakamaskara ka at saka naka-face shield. Di ba? Wala yan. Sabi nga, ewan ko, ikaw ba nagdapadala nito, mask can add plus 50 beauty, but if the face is beautiful, minus 70%. Correct. Alam mo, ako madalas mapalingon ngayon . Ang maganda ngayon dito. Sabi ng pamangin ko. Ang ganda ng mask. Nakamask lang yan. So, sabi nga nung nakita ko sa Facebook bawal main lab sa panahon ng lockdown. Kasi nakamask . Tapos pinakita yung next picture, walang mask. Diba? So, baka ikaw ay mauto. Parang yung mga nakikipag-phone pa lang dati, di ba? Yung mga nakikipag-phone pa lang, ganda ng boses. Pagkatapos, parang wow, na-inlove na ako. Mm. Pagkakita mo sa personal, ala. Olats. Pag nag-eyeball na. Back in the 90s, 80s, 70s, 60s, kanya kausap mo sa telepono. Cellphone, in-love ka na. Kanya yan, dyan nakadali ng maraming magagandang girlfriends yung mga kilala kong mga DJ. Wow. Yes. Ang gumawa po ng boses sa radyo. Siyempre, maraming na-in-love. Kasi noong araw, walang teleradyo. Hi! Hello! Hello! Ang baba ng boses. Talagang modulated. Pagkatapos na nag-eyeball na. Nung pinuntaan na si DJ. Pag nag-eyeball na, wala, in-love na. Tangin na yun. Pero plus factor din yun, di ba? Of course, Has to start somewhere. Anyway, kung may mga tanong po kayo kay Dr. Noel Husay Laksamana, ito po ang numbers niya. Number lang pala. Ano number ulit, Doc? 0920-909-9937. Ayan. Yung po yung number. Ulitin ko. Uh-huh. Yung text line natin, hotline to. 0920-909-9937. Ayan. At alam mo, marami nagtatanong sa atin, mga ka-messenger natin sa Facebook. Pag minsan,
nag-ask sila, nag-request maging friend. Yung aking personal na account kasi punong-puno na. Mm-mm. Hindi na ako makapag-add. Mm. Oo. So, mag-message na lang kayo directly sa Messenger. Pwede naman po. At sasagutin po namin. Mm-hmm. Noel Laksamana. Oo. L-A-C-S-A-M-A-N-A. May kasama dalawang madre, no, Doc? Oo. Opo. Yan. Nakahawak ka. At sinasagot naman namin as soon as possible na magkaroon ng pagkakataon na. Yes. At yung pong kwan, yung maraming nagtatanong sa amin kung kahit ba naka GCQ. GCQ ba yung tawag ngayon? Yes. Patuloy pa ba yung ating yung pagtulong sa mga nangangailangan mag-undergo ng laser eye correction? The answer is yes. So, tapos tinatanong nila kung yung bang LASIK covered ba ng PhilHealth? The answer is no. Hindi po kinocover ng PhilHealth ang laser eye correction. Mm-hmm. Pero yung laser sa diabetes, yung cataract surgery, yung laser sa glaucoma surgery, covered po ng PhilHealth yun. Kasi yung mga gumawa ng policy sa PhilHealth nung araw na sobrang tatalino, akala nila yung pagkakaroon ng malinaw na paningin na hindi nagsasalamin ay luxury. Hindi nila alam na ito ay isang disability. Kapag wala kang makita, pag malabo paningin mo. Kanya nga ako, on my own, itong mga nagpupulis, bumapasok sa military service, diba, para matulungan sila magkaroon pagkakataon makapasok sa servisyo. Yung laser eye correction, ginawa naming 50% off. Oo. Yung aming tawag dito. Kumbaga yung kikitain pa sa ano, ang center ay binibigay. Give it back to this candidates. So yung dating 75,000 na laser eye correction, ngayon 35,000 na lang. Wow! Ang laking... Pang regular yan, ha? Marami, nagka-canvas, nationwide, nagtatanong. Pinakamurang matitingnan nila, 65,000. Oo. Yung sa atin, from 75. Mas mahal tayo sa ordinary kasi yung machine natin, ano? Yes. 65,000. 75,000 ngayon, 35,000 na lang. Tapos yung high-end natin, na 130,000 nung hindi natin na-offer to, ngayon 75,000 na dalawa. Wow! Galing naman. Simply because, hindi naman kinocover ng PhilHealth yan eh. Ngayon, nakikita nga natin ngayon mga kapalpakan ng PhilHealth na yan eh. Tapos, isang pang palpak na policy ng PhilHealth. Pakiakyat mo nga yung ano sa building sa taas. Mga taga PhilHealth. Katukin mo, tapos duru-duruin mo sila. Kayo ha, yung mga cataract surgeries ng mga doktor, nililimit nyo 50 a month. Mm-hmm. Yung ibang doctors, pwede mag-offer na more than 50 a month. Alam mo ba kung ilan ang may katarata sa Pilipinas? Million-million. Paano masosolve yan kung i-chachaniin mo ng 50 cases a month? Pagtitiisin mo yung iba na hindi mo na ma-operahan. Kasi hindi makasakop doon sa limit. Tapos prosesa mo, binubusa lang ng ibang mga buhaya din sa PhilHealth. Pinagbibili ng mga mamahaling computer. Ako, pasensya na po kayo. I am ranting because I have been asking for the longest time natanggalin na ang mga palpak na palasiya ng PhilHealth. Minsan nga, naisip ko, tama si Atty. Larigo dun eh. Buwag din yan. Tapos pagkukulong yung mga salbahe dyan. Tapos, gumawa ng National Health Care System na professionally run. Hindi yung pinatatakbo ng mga ewan. Anyway, sige, kung may tanong pa kayo kay Dr. Noel, i-text nyo lang po 0920-909-9937. Doc, sandali, mag-break lang muna tayo. At magbabalik pa tayo sa napakarami nating tatalakayin tungkol sa kalusugan ng inyong mga mata. Dito lang po sa Radyo Klinika with Dr. Noel Husay Laksamana.